We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita mula sa Luzon. Ako po si Chris Zuniga. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Quibod Castro. At mula naman dito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Patay ang isang SK Kagawad sa Pangasinan matapos na pagsasaksakin ng hindi pa nakikilalang sospek. Naka-alerto si Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Wala akong masabi. Nakaburol na sa kanilang bahay sa Barangay San Pedro Apartado, Alcala, Pangasinan ang mga 12 anyos na SK Kagawad na si Carlos Miguel Ablao. Ang biktima, natagpuang duguan at may saksak sa katawan sa bakanteng lote sa Barangay Ligue, Bayambang. Di nalapa sa ospital ang biktima pero namatay rin makalipas ang ilang oras. Pagdating ko sa ospital, sinabi rin na nasaksak pala si Migmig kaya wala na si Migmig. Hindi na maibabalik yung buhay niya si Migmig kahit anong gawin namin. Kwento ng ama ng biktima, dumalo raw si Carlos sa isang birthday party gabi ng May 27 pero nagpaalam raw siya sa mga kaibigan na aalis sakay ng kanyang motorsiklo. Palaisipan sa pamilya kung bakit napunta siya sa Bayambang. Hinugot yung kutsilyo na hindi naman masyadong kalayuan kasi yung nakita ko doon sa picture na pinakita ng barang opisyal, nakaganyan yung anak ko. Tapos labas doon yung bituka dito. Tapos yung kutsilyo nandun sa may parang right side niya yata. Hindi patukoy kung sino ang responsable sa krimen. Hindi ko po alam. Mabait si Migmig. Matulungin siya. Masipag pa. Maasahan ko si Migmig sa lahat ng gawain. Kaya kung sino mang gumawa sa kay Migmig, hostisya na lang po. Patuloy ang imbestigasyon ng pulisya sa insidente. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inararo ng truck ang isang bahay sa Cagayan de Oro City. Isa ang sugatan sa insidente. Nakatutok si James Paulo Yap ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Wasak ang bahagi ng bahay na ito sa Sitio Benaoro, Barangay Makasandig sa Cagayan de Oro City nang araruhin ng isang truck na may kargang backhoe Martes ng hapon. Ang truck ay pagmamay-ari ng developer ng nasabing subdivision. Nagkukumpuni raw ng nasirang linya ng tubig ang backhoe at nang isinakay ito sa truck ay bigla na lang itong tumakbo sa pababa na kalsada. Nanawag siya kay magbinder sa backhoe. Naluros lagkalit ang truck nga naka-engage man unta siya sa kuan sa unsay tawag ng maxi brake. Niluros iyang gigukod pa. Pero wala na gid niya maaps eh. Ni padulong gid diri. May na lang gani kay walay kasugat nga mga sakyanan. Nadamay din sa aksidente ang sasakyan na nakaparada sa gilid ng kalsada at isang motorsiklo. Mabuti na lamang at walang sakay ang sasakyan. Nakatalon din ang driver ng truck. Ngunit nagtamo ng sugat sa ulo ang may-ari ng bahay. Ang katong pag-iya sa balay, napagin sila karon sa balay tambalanan. Kay nagpaayo siya dito sa iyang natamo nga injury sa iyang ulo tungod kay natagakan og bato. Nasa kustudiya na ng kapulisan ang driver ng truck. Handa na makipag-areglo ang kumpanya ng truck. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, James Paulo Yap, nagpabalita para sa GMA Integrated News. Danyos ng bagyong Aghon sa Quezon umabot na sa mahigit 600 million pesos ayon sa PDRRMO. Yan ang tinutukan live ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog.
Paul? Chris, may ongoing assessment na yung mga otoridad para malaman yung kabuuang pinsala ng bagyo sa lalawigan ng Quezon. Nasimula na rin yung pamamahagi ng food packs at cash assistance sa mga apektadong residente. Sa paghagupit ng bagyong Aghon na kauna-unahang bagyo ngayong taon sa Pilipinas, libu-libong mga residente ang naapektuhan sa lalawigan ng Quezon. Sa inisyal na datos mula sa Quezon Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, umabot na sa mahigit 500 milyong pisong halaga ang danyos sa agrikultura, habang mahigit 100 milyong piso naman ang danyos sa infrastruktura. Malaking factor po yung most ng tubig kasi dito sa atin ay yung iba hindi masyado na apektuhan ng hangin pero nabahaan naman. Iba naman po ay hindi nabaha pero sila naman yung napuruhan po ng hangin. Marami po kasi sa atin dito ay high value crops ang mga tagin. Patuloy pa ang isinasagawang assessment ng otoridad para malaman ang kabuuang pinsala ng bagyong Aghon sa probinsya. Tuloy-tuloy din ang pamamahagi ng cash assistance at food packs ng pamahalaang palalawigan sa mga apektadong residente. Sa Dalahican Elementary School, nabasa ang mga libro, modules at lesson plan na pinaghirapan ng mga guro, pati na ang mga learning materials, printer at mga ginagamit na visuals. Puspusan ang isinasagawang paglilinis ng ilang guro sa tulong ng kanilang maintenance team. Bilang paghahanda sa moving up ceremony ng mga kindergarten learners ngayong araw at graduation naman ng mga grade 6 bukas, May 31. Kaya kahit apektado rin ng bagyo, hindi nagkatubiling pumunta sa paaralan ng ilang guro gaya ni Teacher Juvie at Teacher Mandy. Reward sa kanila dahil sila nakatapos, at the same time, reward din sa aming mga guro na kami ay nakapagpatapos, sa kami ay nakapag-produce ng mga graduates. Bukod sa mga residenteng humihingi ng tulong, nais din ang mga paaralan gaya ng Dalahican Elementary School na mabigyan sila ng mga school supplies na magagamit nila sa susunod na pasukan. Samantala, ayon sa pamunuan ng paaralan, umabot sa mahigit 1,000 evacuees ang kanilang tinanggap sa paaralan sa kasagsagan ng bagyo. Chris, bagamat deklarado na ng PAGASA na officially isimula na ng tag-ulan dito sa Lipa City, kung saan tayo nakatayo sa ngayon ay nararanasan yung tirik na sikat ng araw at walang pag-ulan dito sa lugar na ito. Chris. Maraming salamat, Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Kita ang natapyas na bahagi ng isang bundok sa gilid ng Batangas-Tabangaw Lobo Road sa Barangay de la Paz, Batangas City, matapos ang naitalampag guho rito madaling araw kahapon. Agad ikinasa ang clearing operations gamit ang backhoe at iba pang heavy equipment ng DPWH Batangas 2nd District Engineering Office. Isa-isang tinitibag at hinakot ang naglalakihang tipak ng bato na bumalandra sa kalsada. Tinitingnang sanhi ng pagguho ang paglambot ng lupa dahil sa nagdaang malakas na ulan dala ng bagyong Aghon. Walang naiulat na nasugatan o nasirang sasakyan dahil sa pagguho. Passable na rin ang kalsada ngayong araw. Estimate po namin na mangyari ito kung landslide nito mga 3 o'clock. Mactan Cebu International Airport sa Lapu-Lapu City naka-heightened alert bunsod ng naitalang kaso ng flirt COVID-19 variant sa ibang bansa. Ayon sa otoridad, mahigpit ang monitoring sa paliparan, lalo na sa mga pasahero na mula sa Singapore, Australia, Hong Kong at China. Ang mga nasabing bansa ay ilan lang sa may kumpirmadong kaso ng flirt COVID-19 variants na may direct flight papuntang Cebu. Dahil wala ng quarantine protocols na ipinapatupad, walang mangyayaring swabbing sa airport ayon sa Bureau of Quarantine. At dahil wala na ring isolation facilities, papayuhan na lang ang may mga sintomas na magsuot ng mask at manatili sa mga bahay hanggang gumaling upang maiwasang makahawa. Paliwanag ng Bureau of Quarantine na ayon sa health experts, low risk ang flirt COVID-19 variant dahil mild lang ang sintomas nito. But actually, we're doing our regular routinary work of observing the incoming foreign mga passengers, no? We have the thermal cameras in place. Street Dance and Parade of Lights Competition tampok sa Sarumbanggi Festival 2024 sa Santo Domingo, Albay. Naging makulay at napuno ng kasiyahan at ilaw ang mga pangunahing kalsada sa bayan ng Santo Domingo, Albay dahil sa isinagawang Sarumbanggi Festival Street Dance and Parade of Lights Competition. Kasabay ng naggagandahang sayaw at costumes na mga lumahok, dagdag atraksyon din ang ganda ng bulkang Mayon. Nasa 15 contingents ang nagtagisan sa pagsayaw. Layunin ng aktibidad na ipamalas ang galing at pagmamahal ng mga residente sa musika.
ang Sarungbanggi Festival ay tribute sa composer na si Potenciano Gregorio na nasa likod ng popular na Bicolano song na Sarungbanggi na ang ibig sabihin ay isang gabi. Susunod! Mga kagamitan mula sa nadiskubreng Shabu Lab sa Birak, Catanduanes, sinira ng otoridad. At bagong silang na kambing na may anim na paa, saan kaya makikita? Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Nalunod sa Pampanga River na bahagi ng Cabanatuan City, Nueva Ecija ang dalawang katao, isang 18-anyos na lalaki at 12 taong gulang na batang babae, ang mga biktima na parehong residente ng Barangay San Jose Norte. Tinangay raw sila ng malakas na agos ng tubig habang naliligo sa ilog. Kasama nila ang isa pang babae na kasintahan ng lalaking biktima pero nakaligtas ito sa insidente. Tumaas daw ang tubig sa ilog sa ilang araw na pag-ulan dulot ng bagyong aghon. Lumalim din daw ang ilog dahil sa paghukay rito na itinatambak naman sa ginagawang dike. Panawagan ng mga residente na ipagbawal na ang paliligo sa ilog para makaiwas sa sakuna. Mga kagamitan mula sa Shabu Lab sa Birak, Catanduanes na nadiskubre noong 2016, sinira ng mga kawani ng PDEA Region 5. May detalye si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Taong 2016 nang salakayin ng mga otoridad ang itinuturing na Mega Shabu Laboratory sa Birak, Catanduanes. Iba't ibang kagamitan sa paggawa ng iligal na droga ang nadiskubre sa gusali. At makalipas ang 8 taon, naglabas na ang korte ng desisyon na naguutos na sirain ang mga kagamitan sa loob ng Shabu Lab. Para hindi na uli magamit sa paggawa ng shabu, kailangan natin gawin ito. Yung equipment kailangan sirain at iba pang mga facility dapat sirain para hindi na maulit yung pagkataon. Ayon sa PNP, malaking bagay ang ginawang pagsira sa mga laboratory equipment. Makasaysayan po dahil magkakasama yung mga taong gobyerno, yung taong bayan sa tuluyang pagwakas nitong illegal drug laboratory dito sa Catanduanes. Sa ngayon, mayroon pang ilang kagamitan na hindi muna inilabas sa gusali dahil kinokonsidera pang hazardous. Ang mismong laboratorio naman, hindi muna sisirain ng otoridad dahil nagpapatuloy pa ang pagdinig sa kaso ng naturang Shabu Laboratory. Tiniyak naman ng mga otoridad na patuloy ang kanilang kampanya kontra illegal na droga. Nariyan din ang pagnanais ng PDEA at PNP na malinis na ang buong Bicol Region at tuluyan ng masugpo ang illegal na droga sa rehiyon. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, sa pagsisimula ng rainy season, ilang bahagi na ng bansa ang apektado ng hanging habagat o southwest monsoon. Pagpapaulan ng habagat sa western section ng Luzon ngayong araw ayon sa PAGASA. Sa ilang panig ng bansa naman ay umiiral ang frontal system at posible ring muli ang mga local thunderstorm. Ngayong umaga, posible ang light to moderate rain sa ilang bahagi ng northern at central Luzon, Palawan, western Visayas at Mindanao base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Pagsapit ng hapon, ulanin na ang ilan pang panig ng bansa. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa, sinamantalan ng ilang magsasaka para magtanim. Yan ang tinutukan live ni Joanne Punsoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Joanne?
Chris, dito sa Mangaldan, Pangasinan, nasa 2,601 hectares ang sakahan ng palay pero 10% pa lamang ang natatamnan sa pamamagitan nga ng sabog tanim habang 35% naman ang naararo na ng mga magsasaka. Ayon na rin sa Agriculture Office at local farmers, talagang inantay nila itong deklarasyon ng pag-asa na panahon ng tag-ulan para daw sigurado na mayroong patubig. Ngayong idineklara na ng pag-asa ang opisyal na pag-uumpisa ng tag-ulan, sinabayan na ng ilang magsasaka ang magsabog tanim ng palay sa Barangay Sungkoy, Kalasyaw, Pangasinan. Hybrid seeds ang gamit ng magsasakang si Oscar, kaya mabubuhay raw ito kahit maantala ang patubig. Kahit walang patubig, magtatanong kami itong binili namin iba ngayon, itong iba. Nag-umpisa na rin ang pag-araro ng sakahan para sa first cropping season sa Bintar, Ilocos Norte. Bahagyang tumaas na rin ang antas sa ilog kaya may supply ng tubig sa irigasyon. Sapat na raw ang tubig kaya sinimulan na rin ang pagpapatubo ng binhi. Biyaya kung ituring ng mga magsasaka ang nararanasang pag-ulan sa Ilocos Sur. Malaking bagay raw ito sa mga bukirin upang makapagsimula sa pagtatanim ng palay at mabawasan ang gasto sa pagpapatubig. Pero iba ang sitwasyon sa Nueva Ecija. Sa kabila ng ilang araw na pag-ulan, kapos pa rin sa tubig ang mga magsasaka sa Barangay Casanova, Quezon, Nueva Ecija. Mahal man ang bayad sa kuryente ay nagtsatsagang magpatubig ang mga magsasaka dahil wala pa rin supply ng tubig ang mga kanal ng National Irrigation Administration Upper Pampanga River Integrated Irrigation System o NIA o PRIIS. Ayon na rin sa pag-asa, asahan ang mga pag-uulan sa mga susunod na araw kasabay na rin ang pagpasok ng hanging habagat. Bagamat expected raw talaga ng peak nito ay magsisimula sa mga buwan ng Hulyo at Agosto. Samantala, una na rin sinabi nga ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG na sapat naman ang supply ng bigas kahit pa panahon ng tag-ulan. Susuporta naman daw kasi sa supply ang importation ng bigas. Chris? Maraming salamat, Joanne Punsoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Isang kambing sa San Nicolas, Ilocos Norte ang isinilang na anim ang paa. Silipin sa ulat ni Gab De Luna ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Instant attraction ngayon ang bagong silang na kambing sa Barangay 3 San Nicolas, Ilocos Norte dahil sa kakaiba nitong itsura. Imbes kasi na apat lang ang paa, mayroon itong dalawa pang binti na lumalambitin malapit sa kanyang ari. Bukod dito, tila dalawa rin ang kanyang ari, isang panlalaki at isang pambabae. Ayon sa nag-aalaga ng mga kambing, laking gulat nila nang makitang anim ang paa nito. Para lang sa amin kasi kakaiba. Kasi anim yung baka akala lang namin mamaya baka mamakakaya. Marami naman ang natuwa at nagpupunta sa bahay nila Nanay Florence upang kuhanan ng litrato ang kambing. Ayon sa Provincial Veterinary Office, mataas ang chance na itong mabuhay ng matagal sa ilalim ng wastong pangangalaga. Meron din yung tatlong paa. Survival ng tatlong paa lang, pwede siyang mag-survive. Kasi nakaka-adapt yung limbs, movement ng limbs. So most likely, kadamihan nga nagigiga kasi nga talo paa na, kung minsan, yung sara niya, may mesa, yung gano'n, inbreds. Unahan na dalus-lus na mga inbred yung mga yan. Nakakatayo at nakakalakad mag-isa ang kambing, kaya umaasa silang lalakas at lalaki ito. Habang normal namang ipinanganak ang kapatid nitong kambing. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Gab De Luna, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Green Canopy, Pentagon Shape, Government Center at magagandang baybayin, atraksyon sa Escalante City, Negros Occidental. At Kapuso Stars, Lian Valentin, Josh Ford, Jake Vargas at Christian Antulin nakisaya sa 26 Manlambus Festival. Tunghayan sa report ni Aileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Maaliwalas na paligid na napapalibutan ng mga bulaklak. Itong sasalubong sa iyo sa Escalante City, Negros Occidental. Kaya naman tinaguri ang Green Canopy ang lugar dahil sa nakahilera na bougainvillea na may kulay na red, violet, pink at iba pang colors. Hindi lang ito nagpapaganda, kundi nagsisilbi ring masisilungan ng mga dumadaan lalo na kung mainit ang panahon. Agaw atensya naman ang Government Center ng LGU na Hugis Pentagon ang arkitektura
itsura at disenyo. At hindi naman malayo sa sentro ng lungsod ang nagkagandahan nitong beaches. Bawat taon, ipinagdiriwang ang Manlambos Festival kung saan nagbabalik tanaw sa tradisyonal na pamamaraan ng pangingisda na pangunahing kabuhayan sa lugar. At masiging memorable ang selebrasyon ng sabing festival dahil sa pagdalo ng ilang kapuso stars. Sa public plaza ng Escalante City, nagtipon para sa kapuso fiesta ang audience at nagbonding kasama sina kapuso actress Lian Valentin, Pepito Manaloto cast Jake Borgas, at My Guardian Alien cast Josh Ford at Christian Antolin. Si Christian Antolin may pa-TikTok challenge na paganap. Pinakilig naman ni Josh Ford ang girls sa kanyang kanta. Siyempre, kilig din ang naramdaman ng boys sa charm at beauty ni Lian Valentin sa song performance nito. Si Jake Borgas, nakising along naman with the audience. Grabe yung pagmamahal. And first time ko sa Escalante and I think kailangan kong bumalik dito. Sobrang saya. At para sa akin, grabing energy nyo. Grabe, daming tao kanina. Sobrang happy ko sa mga kapuso natin na dumalo sa Escalante City at nakisaya sa amin. Sobrang na-excite ako and yung tao sa pagtanggap sa amin na mainit. Kaya nagpapasalamat po kami sa lahat-lahat ng sumusuporta sa amin. Mula sa GMA Regional TV, One Western Visayas, Aileen Pedraso, nagbabalita. Para sa GMA Integrated News. Susunod! Sabay-sabay nating i-explore at mamangha sa underwater world ng Samal Island. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Makapal na usok ang gumalantang sa mga residente dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy sa mga establisimento nang masunog ang isang commercial complex sa Barangay Bulwang sa bayan ng Numansha, Aklan kahapon na umaga. Ang naturang commercial complex ay inokupahan ng furniture shop, tindahan ng motorsiklo, tanggapan ng isang kooperatiba, glass at aluminum shop at auto repair shop. Umabot sa halos 2 oras bago tuluyang naapula ng mga rumispondeng bumbero ang sunog na umabot sa fourth alarm. Patuloy pang inebesigahan ang pinagmula ng apoy at ang danyos na iniwan ito. Patay ang dating miyembro ng Abu Sayyaf Group at 2 kaanak habang 3 pulis naman ang sugatan sa pagsilbi ng warrant of arrest na napatay na sospek na may patong-patong na kaso sa Satandubas, Tawi-Tawi. Humantong sa Barilan ang paghain ng CIDG at kapulisan sa warrant of arrest laban sa sospek na si Alias Adan sa bahay nito sa Barangay Lahay-Lahay, Tandubas, Tawi-Tawi, pasado alas 4 Martes ng umaga. Ayon sa otoridad, nang mapansin ng sospek ang mga operatiba, pinaulanan umano sila ng bala ng sospek at hinagisan pa sila ng granada. Pero nakaganti raw ang mga operatiba dahilan ng pagkamatay ng sospek at 2 kaanak nito na dinala pa sa ospital pero dead on arrival na. Sugatan naman ang 3 miyembro ng pulisya sa pangyayari at nasa maayos ng kondisyon. Na-recover naman sa bahay ng sospek ang mahigit 100 gramo ng pinaniniwalaang shabu at mga armas at mga bala. Ayon sa otoridad, ang napatay na sospek may 21 warrants of arrest, 4 counts of frustrated murder at 17 counts of murder. Dating miyembro din ito ng Abu Sayyaf Group na responsable sa kidnapping at mga ambush noon sa Sulu. Mag-live and partner sa San Carlos City, Pangasinan, nabiyayaan ng triplets. Silipin sa report ni Russell Simorio ng GMA Regional TV, One North, Central Luzon. Meet Altea, Alteo at nariyan din si Atina. Silang triplets na kinagigiliwan sa Barangay Bigas, San Carlos City, Pangasinan. Anak sila ng mag-live and partner na sina Cecilia Macam, 41 anyos, at Romulo Perez, 61 anyos. Mahigit 1 taon pa lang na nagsasama si Cecilia at Romulo, kaya malaking biyaya raw na pagkalooban sila ng triplets na bunga ng matamis nilang pagmamahalan. Doon ko nalaman na triplets kasi mabigat yung tiyan ko eh. 5 months pa lang mabigat na eh. Hindi ako makapaniwala pero ilang beses ako nagpa-ultrasound. Ayun, na-monitor ka agad.
Limang buwang buntis noon si Cecilia nang malaman na triplets ang kanyang dinadala. Si Cecilia raw ang may lahing kambal sa pamilya. Hindi ko na-expect, sir, na ano, ganito ang tatlo eh. Kaya hanap kong, nabigla ako nung nag-ultrasound siya eh. Masaya raman ako pag lumabas sila. Kasi ito lang, masaya ako tatlo nung binigay ng ano, Panginoon. Byudo at byuda sa mga unang asawa sina Romulo at Cecilia nang ma-in love sa isa't isa. Hanap buhay nila ang paggawa ng kaing mula sa kawayan. Ang kita nila rito, ipinangtataguyod sa kabuang 16 na anak. Si Romulo may 7 anak sa unang asawa, 6 naman kay Cecilia. Wala nang ibang hiling sina Cecilia at Romulo, kundi lumaking maayos, malusog, disiplinado at may takot sa Diyos ang kanilang triplets. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, sa mga nais naman na ma-explore ang ganda ng underwater world sa isla ng Samal, sit back and relax sa mga video na gawa ng 6 na contenders ng Dive Sea Ferry sa Samal Island sa Davao del Norte. Dito ibinida ang magagandang flora at fauna sa karagatan ng isla. Mamangha sa colorful coral reefs sa ilalim ng dagat na tila mga sumasayaw na sea anemones. Truly magical naman ang ganda ng school of fish na lumalangoy sa ilalim ng dagat na nasisinagan pa ng araw. Sa Biyernes, iaanunsyo ang mananalo sa free diving underwater video contest na kabilang pa rin sa month-long celebration ng Summer Saya sa Isla 2024. Samantala, mapapanood niyo pong episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. We'll be right back.